Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po si Komentaryong Pinas upang pag-usapan ang Vietnam's strategy against COVID-19. Bakit ba matagumpay or masasabi nating matagumpay ang Vietnam sa paglaban sa COVID-19? Matagumpay ito dahil sa ngayon meron lang siyang 270 confirmed cases at wala pang namatay sa kanila dahil sa COVID-19. So may mga nakita akong strategies na ginawa ng Vietnam na sa tingin ko noon maaring gawin atin, sa atin dito sa Pilipinas o sa iba pang bansa. Pero discuss natin to isa-isa. No, ano-ano itong mga to? Yung mga strategies na nakita ako na dahilan kung bakit matagumpay ang kampanya ng Vietnam laban sa COVID-19. Okay, una, yung suspension of flights from China. So, halos lahat naman ginawa ito. Pangalawa, decisive lockdown of entire villages with cases. At pangatlo, yung tinatawag dating aggressive tracing of COVID-19 cases. Unlike, for example, ng South Korea, naka-focus na yung South Korea din sa tracing at saka sa mass testing. Pero, hindi kayang tapatan ng Vietnam ang strategies ng South Korea. Dahil sa hindi kasing yaman ito, hindi kasing yaman ang Vietnam sa South Korea. Pero may mga nagawa sila na kahalintula din ng ginawa ng South Korea or mas maganda pa. Okay? So ano-ano itong mga ito? Okay, una nating pag-usapan ito, halos ginawa naman to ng lahat ng mga bansa. No? Yung suspension ng flights to and from China. Sa tingin ko naman, ay halos kapareho lang din to ng mga ginawa ng mga ibang bansa. Pero maaga pa rin sila, no? Sa pagsuswinde ng mga flights no mula sa China. Kahit na malaki no ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya. At dulot ito ng meron silang common border na tinatawag. Okay, so ito ang nakita ko na mas mahalaga no na ginagawa ng Vietnam na sa tingin ko hindi nagawa ng maraming mga bansa. Ano ito? Yung tinatawag nating decisive lockdown of entire villages. Okay? So una, nung February 1, sinara niya. No? Sinara ng Vietnam ang kaniyang mga eskwelahan. At 2 weeks later, okay, nagpatupad siya ng quarantine sa Vinh Phúc province, no? Ang hirap i-pronounce itong province na to. Bakit? Bakit niya sinara yung probinsya na to? Hindi dahil sa maraming kaso ng COVID-19, kundi sa pangamba lamang na yung mga nagtatrabaho sa Wuhan, China na bumalik sa Vietnam ay may dalang sakit. Okay? So kita natin, no, yung decisiveness nila ng Vietnam para ipasara yung isang village para mahadlangan yung pagkalat ng sakit. Okay? So kumpara halimbawa sa Pilipinas, wala tayong sinarang village dahil lamang suspected yung village na yon na merong sakit. So tingnan nyo yung pagkakaiba. Or maski sa ibang bansa, no, kakaiba itong ginawa ng Vietnam na to. Pero napaka-decisive. Yun, ito rin, halimbawa, yung pagkatuklas nung tinatawag sa Vietnam na patient 17, no, pinasara ng Vietnam yung Bactroc Street. Okay, sana tama yung pagka-pronounce ko dito sa mga lugar na ito. Bakit? Okay, kasi nakatira yung patient 17 dito along with 66 households and 189 people. So ganun, kita nyo yung decisiveness. Okay? At may mga iba pa, no, na pinasara ang Vietnam ng mga villages dahil merong kaso ng COVID-19 sa mga lugar na ito. No? So kumpara natin halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, wala tayong ganitong aksyon, no, galing sa ating gobyerno. Iba yung action natin, medyo malawakan agad. Pero sa kanila, masasabi nating strategic, di ba? Kita nyo,
strategic yung pagsara ng mga communities at decisive. Merong kaso, sarado yung buong community. Eh, sara agad. No, hindi katulad sa atin, halimbawa, na unang natuklasan ng mayroong local transmission sa atin, kung hindi ako nagkakamali, inaalala ko, yung natuklasan na galing Green Hills, di ba? Okay? Isa sa mga una, no? Isa sa mga una, kung hindi unang na-trace no, may local transmission. Pero tingnan natin, yung reaction ng ating government as compared to Vietnam, di ba? So, sinara ba yung Green Hills? Okay, nagkaroon ba ng quarantine agad-agad? Na-trace ba ito? So, hindi, no? So, kita natin no, yung kaibahan. Kaya kung titingnan natin yung result, more than 7,000 na tayo at more than 400 na yung death natin as compared to Vietnam, zero death. Ano? Zero death at wala pang 1,000 kaso, wala pang 500. Pangatlo, okay? Pangatlo na ginawa ng Vietnam na hindi na nagawa ng maraming mga bansa at kasama na ang Pilipinas ay yung tinatawag nating aggressive tracing, okay, and surveillance of citizens. So napaka agresibo yung kanilang pag-monitor at saka pag-trace ng mga tao. Okay? Bakit nila nagawa ito? Okay, so una, bakit napakahalaga yung tracing? Kasi doon mo mahahabol yung sakit. So halimbawa, si A may sakit. Nakipag-ugnayan siya kay B, C at D. So yung strategy dito, dapat yung tatlo, yung si B, C and D, matitrace natin. Okay? Matitrace natin saan sila nakatira, kanino sila nakapag-ugnayan at ma-isolate natin 'tong mga tao na ito. Oh, para ma-test natin, magamot natin. Okay? Hindi na sila makahawa pa ng iba. Okay, bakit ito nagawa ng Vietnam? Kasi meron silang strong culture of surveillance. So, maring ito yung wala sa ibang mga bansa, yung strong culture of surveillance. Dahil sa kanyang, ang Vietnam kasi ay masasabi nating isang socialist state, no? Ruled by Vietnam Communist Party. So, itong system of government na ito ay nakakatulong doon sa tinatawag nating surveillance. So, yun yung advantage niya. So, kung maganda ang kanyang ating or kanilang surveillance system, madaling matrace yung mga tao. Madali siyang ma-isolate sa iba pa at maiiwasan yung paghahawa ng iba pang mga tao. Okay. So, kung halimbawa gagayahin natin no, ng Pilipinas, gagayahin ng Pilipinas or ng ibang bansa pa yung ginawa ng Vietnam, ano yung mga hamon sa atin or sa iba pang mga bansa? Una, siguro yung decision making natin ay hindi kasing bilis sa decision making ng Vietnamese Communist Party. Okay? O ng ibang mga bansa pa. Dahil sila ay isang socialist state ruled by Vietnamese Communist Party, mabilis yung pagbigay ng mga desisyon. Okay? Halimbawa, yung pagpapasara ng mga communities. Okay? Sa ibang bansa, maski dito sa Pilipinas, medyo sangkatutak na debate yung nangyayari. At nahihirapan yung gobyerno magdesisyon ng tama. Bakit? Ay, tinitimbang niya yung maraming kaisipan ng maraming tao. Okay? So, hindi naman masama itong strategy na to para pag-decide, you know? Titingnan natin yung iba't ibang anggulo ng mga tao or pananaw ng mga tao or kalagayan ng mga tao bago magdesisyon. Subalit, napakabilis kasi yung pag-transmit ng COVID-19 virus. So, challenge talaga dito na maunahan natin. No? Parang yung tinatawag nating time is the essence. Okay, napakahalaga. Kaya, maaring hindi tayo kasing decisive ng Vietnam. Pangalawa, merong comprehensive informant system ng Vietnam. So ano to? Yung tinatawag nating paniniktik. No? So dahil napakahigpit yung kanilang society, ay meron na silang sistema, no? Na
pinapakiramdaman mo anong ginagawa na yung kapitbahay. Or may mga miyembro talaga ng gobyerno na ginagawa ito. Na kung saan, hindi ito katanggap-tanggap sa atin, halimbawa sa Pilipinas, o sa iba pa mga demokratikong bansa. Itong sistema na ito, informal system, tinitiktikan mo kapitbahay mo or may gobyerno na isang natatrabaho sa gobyerno na pinapakiramdaman niya, tinitingnan niya anong ginagawa ng kanyang kapitbahay o ng iba pa mga tao sa kanyang community, nakatulong ito para gamitin itong sistema na ito para hanapin kung sino yung may COVID-19 case at kung kani-kanino siya nakikisalamuha. Okay? So maaaring wala sa atin ito. Kung meron man, hindi kasing komprehensibo. Okay? So meron naman tayong mga intelligence unit sa ating armed forces at saka sa ating PNP. Pero hindi kasing dami. Halimbawa ng Vietnam na halos lahat no, ng mga villages, down to the smallest structure, meron sila nito. Okay? At pangatlo, yung cohesiveness to rally for the government. Okay, so ano ba yung tinatawag natin cohesiveness? Yung kakayanan ng society na mag-unite para suportahan yung gobyerno sa kung anumang desisyon ito. So ito, maaring wala sa iba ito. Or nahihirapan yung iba. Bakit? Dahil sa sistema ng gobyerno, halimbawa sa atin sa Pilipinas, demokratikong bansa tayo. Okay? Normal sa isang demokratikong bansa na mayroong pagkakahati-hati. Bakit? Kasi iba-iba ang opinion ng tao at normal yun. Pero, pagdating sa pag-respond no, sa COVID-19, napakahalaga yung cohesiveness. Bakit napakahalaga ng cohesiveness? Kasi ito yung magtulak sa gobyerno na mapadali yung kanyang decision-making. Okay? Meron ito ang Vietnam. Bakit? Una, talagang natural sa kanila na suportahan ng gobyerno. So, meron silang innate instinct or inclination to support the government. Sa pangalawa pa, meron silang sistema na puksain yung mga iilan na kumukontra sa gobyerno. Halimbawa, napakatindi or napakastrikto yung kanilang pagtitrace no, sa mga critics no, sa government at saka yung pagtitrace ng mga nagbibigay ng mga false information na false information na binibigay sa gobyerno. So itong mga ito yung mga napakahalagang bagay na ito na masasabi natin na challenge ito sa iba pag tinry natin no na gayahin yung ginawa ng Vietnam. So mga kaibigan, no, ito muna no ang pag-usapan natin ngayong umaga, no. Gaano ka successful yung Vietnam sa pagpuksa ng COVID-19. Eh maraming salamat sa ating pagsunod at hanggang sa susunod na mga talakayan natin, sana sundan natin yung ating channel. Ito naman po si Komentaryong Pinas para sa issue sa araw na ito. Maraming salamat po at magandang umaga.